Happy New Year sa atin lahat, guys. My name is Policia ko, kung first time ka sa aking channel. Ngayon, guys, pag-usapan natin ngayon yung family planning. Napaka-importanting bagay ito na sa atin kung ikaw ay isang magtatayo ng haligi ng tahanan o ilaw ng tahanan para maiwasan natin yung hindi natin inaasahan bilang pagbuo ng pamilya para maging masaya, kailangan natin yung family planning. Huwag lang tayong banat ng banat. Kasi dyan tayo magkakaroon ng stress. Or, alam mo na, pag yung isang bagay ay hindi natin tigplano, ang resulta niyan ay pangit. Pero pag tigplano mo yung isang bagay, ay napakaganda. So ngayon, pag-usapan natin ngayon yung family planning na importante sa isang pamilya. Ito ay hindi to bastos o kailangan nating malaman. Hindi ko kayo ina-encourage na makipagbakbakan kung kani-kanino. So, ang sa akin, makatulong, ma-aware ang bawat isa sa atin kung ano yung family planning. Naalala niyo yung sa mga kinasal na dito, meron seminar sa family planning. O noong nag-aaral tayo ng college, ay tinuturo to sa sociology, family planning. Kasi inihahanda tayo sa pagpapamilya. So ngayon, kung i-review lang natin to sa mga nag-college, it's okay na alam to. Pero paano naman yung hindi nakapag-college na? I don't know kung itinuro ito sa bagong ngayong curriculum na K-12. I think naman. Pero hindi siguro hinimay. Pero ito, re-reviewin lang natin ang isa sa mga family planning. Napakarami ang family planning, guys. Itong natural na calendar method ay isa lamang to sa dapat natin alamin. So, alamin natin yung calendar method na RETEM. Calendar method or RETEM ang tawag dito. Natural family planning. So, ang tuturo ko sa inyo yung 5 days before, 5 days after. Yung guys, yung sinatawag dito, menstruation, after menstruation or before menstruation. So, usapang babae ito. Pero I think ito ay hindi lang sa pambabae. Bilang isang lalaki, responsibleng lalaki, ay dapat alamin. Dapat inaalam mo yung partner mo. Huwag lang po kayong bilang lalaki, huwag lang po kayong banat ng banat, kasi kawawa yung nanay at kawawa yung bata. So, yun. Ito, guys, seryoso itong usapin. Huwag nyo pakawalan dahil minsan nyo lang ito mapapanood at hindi ito kani-kanino mapupulot. Madala ang nagbibigay na knowledge na ito. Although nasa libro na lang, pero mahirap intindihin. Ito, andito na kayo. Okay? So, umpisahan na natin yung calendar method. Ang calendar, guys, ay ginagamit, hindi pansapin. Kasi pag ginamit nyo yung pansapin, yun yung lumalabas ng unwanted. Ang calendar ginagamit para markahan yung fertile or non-fertile pagdating sa family planning. So, let's proceed, guys. Umpisahan natin yung 5 days before, 5 days after. So, doon tayo sa 5 days after. Example, ikaw ay isang babae, nagkaroon ka ng regular menstruation na ang usapan, hindi yung irregular ha. Ang calendar method, guys, ginagamit sa regular menstruation. Sa mga irregular ay hindi ito applicable. Ang bagay sa inyo ay injection. Okay, sa mga susunod yung obstacle, yung injection natin. Yung tinuturok, isa pa yun, family planning. Yung guys, ito ah, doon muna tayo sa 5 days before o after. 5 days after muna tayo, kasi yung before mamaya, o after, 5 days after. Yun, for example, nagkaroon ka ng menstruation na uno. So we're talking about fertile, non-fertile. So ngayon, kung nagkaroon ka ng uno,
Yun, 1, 2, 3, 4, 5. Itong 5 na to, siguro naman, sa uno may dugo pa yan, malakas. Hanggang pangalawa. So, 3 and 4, 3, 4, 5, may dugo-dugo pa yan. So, pwedeng mawala na sa mga mabibilis. Yun, ito yung tinatawag na dinuguan. Kung ikaw ay mahilig sa dinuguan, dito ka. Sa mga hindi naman, huwag ka dyan. Iyon guys, ang hindi non-fertile. 1, 2, 3, 4, mga araw. Okay, malinaw. Ano naman yung before, 5 days before? Ito yan. Siyempre, isang buwan yan cycle, eh dito ka. Kung 30 lang, dito ka. 1, 2, 3, 4, 5. Kung 31, dito ka. Possible dito, pwede pa. Dito. Diba? So yan, okay na. Yung 5 days. O sa mga gustong makabuo, handaan nyo mga gustong makabuo. So, palipasin nyo muna itong 5 araw. Kasi yung 10 days na natawag, 10 days before, 10 days after, ginagamit din yun. Pero mahina yun. Bilang ka ulit ng 5 araw, 1, 2, 3, 4, 5, mahina pa dyan. Mahina. So, dito ka. Yung 10 days, tandaan mo yung 10 days. After. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, 10 days na yan, ang tinatawag na malaki ang posibilidad na mabuo ang pangarap nyong junior. Okay? Okay na tayo sa 10 days ovulation, 10 days fertile. Pero yung dito naman before, mahina na yan. Yung 10 days na yan, 1, 2, 3, 4, 5. Mahina na yan. Pero ang nare-recommend dyan, 5 days lang talaga. Pero pagdating sa 10 days, mahina na yan guys. Okay? Oo, ang tanong, nakakalito ba bilangin yan? Eh paano kung nagkaroon ka ng 10? Ay di, i-atras mo lang yan ate, kuya. Ito, kung nagkaroon ka ng 10, 1, 2, 3, 4, 5, ito yung 5 days mo. Ayan. Tapos, yung before mo, 10, di ba? Patras ka lang. 1, 2, 3, 4, 5, dito. Yung fertile mo naman yan, sa 10 days, bilang ka ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanggang 29. Diyan ka bumayo para buo si junior. Malaki ang posibilidad. So, hindi ka mapapagod kakabayo. So, hinay-hinay lang. Possible na mabuo yan. Ayun guys. So, yun na. Yan ang calendar method. Sa mga other family planning pa natin, comment lang kayo sa baba kung ano yung gusto nyong itackle ko pa. Napakaraming family planning. Guys ha, meron din sa lalaking family planning. Hindi lang babae. Ano gusto nyo? Basiktomi. Katayin yung itlo. Wag yun, permanent yun. Meron din temporary. So, yun ha. Maraming salamat. My name is Policia Po. At muling nagsasabi, hindi lahat ng pulis ay nasa presinto. Yung isa ay nasa YouTube. Thank you for watching.